Ang mga customs and traditions ay isa sa pinakamahalagang alituntunin sa marangal na profesyon ng kasundaluhan. Kabilang na dito ang mga kilos at pagalang na pinipreserba mula sa isang henerasyon patungo sa isa pang henerasyon. Ang pagbati ay isa sa mga ito. Ang pamamaraan ng pagbibigay sa luto ay may iba-ibang estilo simula pa sa ating mga ninuno at tripo sa panahon pa ng mga pre-colonial at hanggang sa modernong panahon at hanggang sa ngayon ay nananatiling misteryoso. Ayon pa sa kasaysayan, ang pagsaludo ay walang tiyak kung kailan nagsimula. Noong 509 BC, ang mga historians ay naniniwala na ang pinakasikat na balita na pinagmula ng modern military salute ay mula sa Roman Republic at hanggang sa ngayon ay ginagamit pa din ng ating modern military. Noon, kapag ang isang mamamayan ay nais malita ang isang public official, ay kailangang lumapit at taas ang kanang kamay upang ipakita na wala siyang armas. Yung ibang Romans naman ay sa pamamagitan ng pagpalo ng isang beses sa kanilang mga dibdib at sabay taas ng kanilang kamay, simbolo ng pagalang at respeto. Sa panahon naman ng mga chivalry, ang mga kawal ay nakasuot ng armor na helmet. And for them, sa tuwing makikita ang kasamahang kawal, ito ay kaugalian ng itaas nila ang kanilang mga visor gamit ang kanilang kanang kamay upang ipakita na sila ay walang armas at ilantad ang kanilang mukha bilang simbolo na sila ay kasapi ng friendly forces. US military naman ay tinatanggal ang buong helmet upang batiin ang kanilang mga commander at upang ma-recognize sila bilang kawal. Samantala, ayon sa Armed Forces History Museum, sa panahon ng 18th century, ang pamantayan sa pagsaludo ay maaring naimpluwensyahan ng British Navy. Nang mga panahon yon, ang pagsaludo ay nakataas ang kanang kamay habang nakalabas ang palad. Well, ang mga Navy sa panahon yon ay madalas madumi ang mga palad sapagkat laging hawak ay mahina ng barko. Kaya tuwing sila ay nakasaludo ay obviously kitang-kita ang dumi sa kanilang mga palad. Kinalauna napansin ito ni Queen Victoria ng United Kingdom nung siya ay sinaluduhan ng isang kawal kung saan ay napansin niya na may maduming palad, kung kaya't iminungkahi niya na baguhin ito dahil para sa kanya itinuturing na walang pagalang kapag nakikita niya ang mga kawal na madumi ang kamay kapag nakasaludo. Hanggang sa paglipas ng panahon, ang mga Royal Navy ay nag-develop ng pagsaludo na nakaharap pababa sa palad. Ang tamang paraan ng pagsaludo ay gamit ang kanang kamay. Ang mga daliri at hinlalaki ay nakapulit ng pantay at magkadikit. Ang palad ay nakaharap pababa patungo sa balikat at ang dulo ng hintuturo ay nakadikit sa dulo ng ilay. Now basically, ang pagsaludo ay naging pinakamataas na paraan ng respeto sa military. Sa lahat ng mga commissioned officer ng Philippine Army, mayroon bukog tanging nakasaludo gamit ang kaliwang kamay. At alam niyo na kung sino yung tinutukoy ko. Tama mga kapatid, siya ay walang iba kundi ang ating newly appointed AFP Chief of Staff, Lieutenant General Subihana. It is what it is. Marahil ay malaking katanungan ay, bakit? Ika nga, every story has its own history. Dito na papasok sa eksena ang ating buhay na bayani. Noong January 13, 1995, pinamunuan ni Lieutenant General Subihana na noon ay kapitan pa lamang. Siya ay natasan upang dalhin ng 16 na tropa mula sa 1st Scout Ranger Regiment. Baon lamang ang battle cry na walang iwanan na maglaon ay umabot sa 4 na oras ang sagupaan laban sa mahigit na 150 na posayap sa Sitio Caro, Bayan ng Sabela, Basilan. Naalala pa ng ating bayani kung ano ang nangyari that time at sinabing, "Nung tinamaan ang aking kamay, muntik nang maputol at malaglag. Katabi ko ang aking radyoman. Ang ginawa niya ay tinalihan niya ang aking braso para makontrol ang blood flow. Kaso hindi pa niya natapos maigpitan yung tali at pinasabugan kami ng RPG. Nagkahiwalay kami tapos tinamaan din ang aking radyoman at doon ako nagmaneuver around habang kagat-kagat ko ang aking hinlalaki para hindi malaglag ang aking kamay. Nag-shift ako sa left hand pero yung tinamaan ng aking baril ay kinuha ko na ang baril ng kasamahan kong namatay at yun ang ginamit ko. Walang sinayang naputok, kumbaga sniping system, one shoot, one kill." Madami na sa kanila ang namatay at tinamaan ng bala at mukhang maoobera na ang apusayaf ang lokasyon nila. Nang paubos na ang kanilang mga bala, si Captain Subihana ay disumuko sa baisigaw ng hold the line sa kanyang mga tauhan habang patuloy sa pagmamaneuver.
Ang matinding labanan na yon ay nagresulta sa 42 miyembro ng Abu Sayyaf ang namatay at hindi mabilang nasugatang miyembro ng Abu Sayyaf ang kanilang napaatras, habang 7 sundalo naman ang namatay sa panig ng pamahalaan at 9 ang sugatan. Matapos ang engkwentro, nawala na ng kakayahan at pwersa ang kanyang kanang kamay. Sumailalim siya sa iba't ibang surgical operations sa Estados Unidos sa loob ng 2 taon. Hiniling niya sa doktor na huwag putulin ang kanyang kanang braso dahil nais pa niyang magpatuloy sa paglilingkod sa ating bayan. Si Subihana ay tinuturing na isang buhay na bayani ng ating bansa at iginawad ang pinakamataas na parangal sa military, at ito ang Medal of Valor. Ang kanyang mga kilos at kabayanihan at katapangan ang siyang dahilan kung bakit hindi makapagsaludo si Lieutenant General Subihana gamit ang kanyang kanang kamay.